Look, if you had one shot, one opportunity. So welcome back again mga Kalisto. It's me, your reaction girl, Orange Bag. At alam nyo nang gagawin ko. So magre-reaction video ulit tayo ngayon. Ito ay kanta mula kay Joshua Marie featuring G-Onez. Ang title ng kanta nila ay Pinilit na Isalba. Sa lahat na may gustong magpa-reaction video sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawan ko po ng paraan para may sagawa ang gusto ninyong reaction video. And let's do this! Okay guys, so kung mapapansin ninyo ay ito naman ay isang malungkot na awitin na ginawa ng ating mga musikero. So, pakinggan natin ang buong kanta niya at lyrics at 'di ba? Ito yung sinasabi ko eh. Beats pa lang or pala entrada pa lang ng kanta, yung tipong alam mo na kung anong klaseng kanta 'to. At kung paano mo siya mapapakinggan, kung paano mai-relay ang sarili mo sa kanta. So, continue natin. Di na babalik yung dati, sinong pa ang mananatili. Ito yung pala yung sinasabi ko, make the connection of the song. Yung palagi yung sinasabi na iparamdam mo sa makikinig sa kanta mo na kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon, pareho tayo na sa malungkot na sitwasyon din ako. Hindi lang ikaw ang nag-iisang malungkot dito sa mundo. So, continue natin. Lang binigay natin lahat para lang maayos pa. Ngunit pa ulit-ulit lang. Nararamdaman ko dito kay Joshua Marina, parang pinagpalit siya. Alam mo yung tipong binigay mo na lahat, tapos palaging may kulang. Yung masasabi ko lang sa'yo girl, kung sino ka man na nanakit sa ating rap artist, gaga ka. Okay? Ito yung mga tipo ng tao o tipo ng babae na dapat sinasako. Okay? Sinasako siya dapat. Okay? Kasi you have already found the right person. Yung tipong handang ibigay lahat sa'yo, pero biglang ligwak ganon na lang. Ipagpapalit mo yung tipo ng lalaking ganito na halos binigay na sa'yo lahat, di ba? So continue natin. Sometimes naiinis ako sa mga babaeng ganun eh. Di ba na you found the right guy. You already found the right person to love you. Pero you take it for granted. Okay, so continue natin. Kanainit na sa gabi, ay bakit lumalamig na? Pagkatabi ay di ka na dumadantay. Higpit ng yakap ay di na binibigay. Alam ko na wala na at di na babalik. Di ko na matitikman ang iyong mga halik. Salamat sa lahat. Okay, diba sa sinabi niya dito, pinilit naman natin isalba pero hindi tayo para sa isa't isa. Guys, sa relasyon, okay, sa relasyon, hindi po pwede na isa lang ang gumagalaw o gumagawa ng desisyon o aksyon sa relasyon. It takes two to tango. Hindi ka makakapagsayaw ng tango kung wala kang partner. Okay? Huwag mong hayaan yung babae na ikaw na lang palagi yung magdesisyon, boy. Okay? Bigyan mo siya din ng time. Pero may mga times din kasi kaming mga girls. Ewan ko sa ibang girl pero refer na lang sa akin. May mga times din na we need
time to think. Kasi kami, may mga isip kami na pabago-bago. May mga isinaalang-alang din kami na dapat mas level up kami. Pero para sa akin, yung mga ganung estado dapat, kung gusto mo girl mag-level up, kung ano man ang gusto mong marating sa buhay mo, always make sure na nakikipag-usap ka sa partner mo, na alam niya kung anong klaseng plano ang gusto mong marating. Huwag mong hahayaan din na gumalaw ka lang ng gumalaw o you just doing your goal na walang patnubay or wala man lang pagmamahal din sa partner mo. You know what I'm trying to say, guys or girls? Huwag kang basta-bastang magdedesisyon pag malungkot ka, masaya ka, o galit ka. Kasi yung magagawa mong desisyon sa buhay mo ay pangit. It's really fucked up kung ganun ka magdesisyon. Huwag kang magdedesisyon ng basta-basta. So, continue natin. Ang tindi! Pinilit na isalba. Alam ko na walang dapat sisihin kung bakit ba parang lumalamig na. Kaya akin pa rin ipinipilit na baka sakali pang maisalba. Dahil ako'y sumunod. Ito oh, guys, oh, napansin nyo yung paano niya kantahin o bigkasin yung mga salita niya o yung mga verses niya. Yung tipo talaga siyang nagkikwento, okay? Kasi para sa akin, pag rap song na or pag hinaluan na yung rap, yung isang kanta, you're making it a storytelling na eh, okay? Yung tipong wala nang masyadong cheche-boreche, ito na yung kwento ko, ito na, pakinggan mo ko ano nangyari sa amin. Yun yung hinahanap po talaga sa mga rap song, yung kaya niyang makipag-communicate sa akin sa pamamagitan ng kanta. Kasi meron iba na gumagawa ng kanta na alam niyo na hindi na maka-connect kung anong gusto niyang iparating, pero gusto ko talaga kahit pa para siya lang nagsasalita ganun, tas alam niyo ibig sabihin, kahit parang nagsasalita lang siya, nagkukwento lang siya, alam ko na kung ano yung gusto niyang iparating sa kanta. So, mga ganung klaseng kanta yung gusto ko. Ayoko yung walang puso sa kanta. Kasi kung totoong nakikinig ka talaga ng mga music, kahit anong klaseng music pa yan, malalaman mo kung yung kumakanta ay may puso or sadyang pinakanta lang sa kanya. So, continue natin. Taon sa atin na nabuo, napakasakit sa aking isipin na di na ako ang iyong Ginoo. Dumating na tayo sa punto na di ba tayong dalawa dati ay masaya. Bawat problema ay nalampasan, saya ay nakikita ko sa iyong mata. Ipinangako natin sa isa't isa na di tayo magkakasawa. Ang hirap pagbigkas ng ganun. Pag lalo na kung ano, masakit dito, masakit sa puso, tapos kakantahin mo yung ganito, yun talaga, ma-feel mo talaga yung ano, yung sakit ng pinagpalit. Okay, so continue. Paglusong natin sa karagatan, ay magkapareong hawak na sagwan. Ngunit ngayon, alam ko na pagod ka na rin dahil di nagkakaunawaan. Mga gusto natin ay palagi sa lungat, madalas na napag-aawayan. Okay guys, may lyrics siya dito na lahat ng mga gusto natin ay nagkakasalungat, kadalasan na pag-aawayan. Ito advice ko din for relationship. Love guru na ako, girls. Okay, ito ay advice ko rin. Ako, sa sarili ko, I make sure that lahat ng desisyon ko ay alam ng boyfriend ko, alam ng partner ko. Kasi he may see things na hindi ko nakikita. At meron din siyang mga desisyon na hindi niya nakikita na may mali na pala. So ang ginagawa namin, we research, we discuss,
at hindi kami nagrarational sa paggawa ng desisyon. Ganun kasi dapat ang pagrerelasyon. Hindi yung parang anong gusto mong ulam sa gabi, anong gusto mong lutuin ng partner mo. Hindi ganun yun. Okay? Hindi mo pwedeng basta-basta ka lang magdesisyon ng basta-basta. Kasi hindi ganun ang pakikipagrelasyon. Dapat isaalang-alang mo ang nararamdaman ng karelasyon mo. Gets mo? So, continue natin. Ipon na rin ang bigat at biglang nagpasya na sumuko na lang. Nawalan na ako ng isang prinsesa na lagi kong pinagmamayabang. Aking mahal, patawad sa lahat. Alam ko meron din akong mga mali. Sana bago ka man ng umalis, pwede magpayakap ako ng mahigpit. At babaunin ko ang alaala na kahit kailan hindi malilimutan. Paalam na, mahal, alam kong hindi mo na ako kailangan. Ang hapdi, promise, ang hapdi ng kanta nila. Pero di tayo para sa isa-isa. Kalma muna. So, I want to shout out Joshua Marie and then si Joseph Maharit, aka as known as G-Onez. Okay? So, continue natin. Talaga yung kantang to, promise. Ang bibigat. Ako'y naniwalang walang katapusan. Dahil puno na ang pagmamahalan. Ngunit may hangganan pala. Salamat sa panahon naging akin ka. Ang bigat, promise. Ang bigat ng kanta nila. Okay guys, so tapos na. So I hope you like my reaction video at alam ko guys, basta masasabi ko ang bigat ng kanta nila. Ito yung sinasabi ko palagi, pag nakaka-relate ako sa kanta, nakapanghina. Napanghina talaga ng mga kantang ganito, lalo na kung sad song. Hindi ko, honestly guys, hindi ko siya malunok ng maayos. Kasi nahihirapan ako pakinggan yung mga ganitong ano, yung sa loobin, lalo na pag lalaking sinaktan. Ang hirap! Ang hirap sa puso! Kasi alam nyo naman guys, I considered all relationship then alam mo naman, walang perfectong relasyon, ganun. Pero yung marinig mo talaga yung ganitong klase ng kanta na nararamdaman mo ang sakit ng habang kinakanta nila, parang you will going to lose your words. So, baga, mauubusan ka ng sasabihin, mawawalan ka ng sasabihin talaga. Kasi yung may hangover ka right after mapakinggan mo yung kanta nila. Okay? Whew, gosh. Compose yourself. Okay, guys. So, I hope you like my reaction video. At kung nagustuhan ninyo ang reaction video na to, you can thumbs up. Kung hindi naman, you can thumbs down. Kung hindi pa rin, pwede kayong mag-comment dyan sa aking comment box. Again, this is Orange Bag, and bye!